Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa gusto makabawi ni Dr. RG sa anak niyang si Dr. Annalyn ay pumunta ito sa flower shop upang bumili ng bulaklak para ibigay sa anak niya. Sabagat nakita sila ni Linit sa loob ng naturang shop dahil gusto rin nitong Linit na bumili ng flowers upang kanyang ibigay sa anak niyang si Dr. Annalyn. Subalit pagkatapos malaman ni Linit na ang binili ni Dr. RG na flowers ay para kay Dr. Annalyn Santos ay nagalit ito kay Dr. RG at hinagis sa sahig ang binili nitong flowers at tinapak-tapakan. Dahil nga sa ayaw na ni Linit na magkaroon na naman ng dahilan itong si Moira at Zoe upang saktan ang anak nitong si Dr. Annalyn. At wala namang magawa itong si Dr. RG ay minarapat na lang niyang magpagawa ng panibagong tumpok ng bulaklak sa naturang siya. Subalit sa kanilang paghihintay ay biglang niyanig ng lindol ang building kung saan sila naroon. Upang makaligtas ay hinila nitong Dr. RG itong si Linit upang magtago sa ilalim ng mesa para hindi mabagsakan ng mga mabibigat na bagay. Samantala sa symposium presentation ng mga kinatawan ng bawat hospital ay binulabog rin ito ng pagyanig ng lindol. Kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga tao at kanya-kanya itong naghanap ng mataguan. Pagkatapos ng lindol ay nagsilabasan na ang iba at doon nila nalaman na marami ang nasugatan at nagnapinsala dulot ng nasabing lindol. Kaya agad nilang nilapatan ng pangunang lunas ang mga taong napinsala sa nasabing lindol. Samantala, hinahanap naman ni Zoe ang ina nitong si Moira. Sa kanyang paghanap ay nakita nito ang isang tao na nangangailangan ng medical attention at agad naman itong tinulungan ni Zoe itong tao. Subalit nagkataon naman na nahanap na siya ng kanyang ina na si Moira at pilit siya nitong hinila palabas ng building dahil natakot itong si Moira sa mga sumusunod na aftershock. Subalit tumangging sumama itong si Zoe sa kanyang ina dahil nais pa niyang lapatan ng first aid ang nasabing sugatan. Dahil sa pagtanggi ni Zoe na sumama sa kanyang ina ay may narapat na lang umalis nitong Moira upang maghanap ng labasan mula sa building. Samantala, nakahanap na nga ng labasan itong si Moira kaya agad-agad itong bumalik sa anak nitong si Zoe upang isama palabas ng building. Subalit nang nagkataon naman na nandun na sila si Doc Annalyn at mga kasamahan nitong doctors. Sa kanilang pagtatagpo ay niyak kapagad nitong Doktora Annalyn itong si Doktora Zoe dahil nag-alala rin kasi itong si Doktora Annalyn kung ano na ang nangyari sa kapatid nitong si Zoe. Dahil sa pagyakap nitong Doktora Annalyn ay hindi rin mapigilan nitong Doktora Zoe na yakapin itong si Doktora Annalyn kaya nagulat ang lahat pagkatapos nilang makita na magkayakap itong dalawang magkapatid. Mga Ludi, at yung bangan sa sunod na kabanata dito sa Abot Kamay na Pangarap kung ano ang mangyari kina Linit at Dr. Archie sa loob ng flower shop. Ito ay itong bangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap, History TV. Kung nagustuhan niyo po ang aking mga video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at i-hit niyo po ang notification bell para manotify na po kayo sa sunod nating gawing mga video. This is Travelers TV, maraming salamat po sa inyong lahat.